So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ito, samahan niyo ako na i-explore ang isa sa dream destination ko, which is ang Singapore. And bakit ko siya dream destination? Ayun. So, ito na nga, ang Singapore kasi is akala ko ano na siya. Failed dream ko na siya. Before, hindi ko siya dream destination because sa pagbabakasyon, sa pag-enjoy and pagre-relax, alam niyo kung bakit dream destination ko siya. Kasi bilang, again, hindi nakakaalwan sa buhay. Alam naman nating lahat na ang Singapore is marami siyang ino-offer na trabaho. Which, ang ganda talaga magtrabaho dito. So, dati kasi, bakit siya ay akala ko na na-failed dream ko? Kasi, dati, parang, nagtrabaho muna ako bago mag-aral. Kasi gusto ko talaga ang BSHRM. And, yun na nga, nung nag-aaral ako sa kasamaang palad, nabuntis ako. And nung nabuntis ako, guys, Diyos ko, yun pa yung moment na isa ako sa ipapadala ng school namin para mag-OJT o mag-on-the-job training dito. At, totoo lang, nung time namin, super bihira yung nakakapasa na makapunta dito sa sa Singapore para mag on the job training. And dati kasi yung on the job training, alam ko dati may siya, may sweldo. So ako talagang pinilit ko, pinush ko talaga. And sa batch namin, hindi sa pagyayabang, ako sana ang isa sa kauna-unahang makakaalis. So, tuwang-tuwa yung parents ko, tuwang-tuwa ako, tuwang-tuwa yung magulang ko. Pero sa hindi inaasahang bagay, hindi ako nakaalis. Kasi ako ay nabuntis. Yes, nabuntis. So, yun na yung isa sa parang akala ko ikaanuhan na, katapusan na ng pangarap ko. So, yun nung nabuntis ako, nagalit. Syempre nung una nagalit ang magulang ko, lalong-lalo na ang nanay ko kasi talagang bilang isang ina, ngayon naman alam ko talaga sa feeling na gusto mo lahat ng maayos sa anak mo, yun yung mangyari. Since hindi nga kami mayaman or hindi mahirap talaga mga moms, super hirap talaga mga moms, kaya parang bago muna ako nag-aral noon, nagtrabaho muna ako para mag-ipon ng pampaaral. Kasi talagang hindi naman kakayanin talaga ng magulang ko na suportahan lahat. Do talagang sinuportahan din nila nung naubos na yung savings ko. Talagang iginapang ang pag-aaral ng lola. Pero ayun nga, unfortunately nabuntis ako. Kaya talagang sobrang hiyang-hiya ako sa magulang ko. Sobrang hiyang-hiya ako. At dito, ito yung pinakamasayang travel ko kasi kaya dream destination ko siya because gusto kong madala ang magulang ko rito. And I am so happy na grabe, sobrang thank you kay Lord talaga na napuntahan ko siya para hindi magtrabaho. Kung hindi, ito, ibinabalik ko sa kanila yung pagkadismaya nila sa akin before. So, yung lahat ng disappointment na yon, pinagpapasalamat ko talaga kay Lord na kami ng asawa ko, hindi talaga sumuko, na ipursu pa rin yung dream ko kahit na mag-asawa na kami. So, sa lahat ng nanonood dyan, kaya ko to ivlinag, hindi para magyabang. Kaya ko dinala sila sa magagandang lugar, sa tulong naman ng aking bayaw. Kuya Jardine, thank you so much sa pag-alalay mo sa amin dito at saka sa pag-sponsor nung ilan talagang gastusin namin.
So, kaya ako sila dinala talaga doon sa ilang magagandang lugar na hindi pa rin naman talaga yung sobrang bonggang-bonggang-bongga. Pero alam ko na kahit papano, may say na ng kauntian is yung mabura yung lahat ng disappointment nila. Kasi grabe, sa buong pag-aasawa ko, kulang na kulang pa yung magagandang travel, magagandang gamit para sukulian yung sobrang pag-alalay ng magulang ko sa amin, sa aming mag-asawa. Like, gawin nyo yung gusto nyong gawin, aalagaan ko ang mga anak nyo, susuportahan ko kayo financially kapag kinukulang kami talaga dati. Talaga nandyan lagi yung magulang ko, tsaka yung mga kapatid ko, ate ko, yung si Roan, basta lahat ng kapatid ko. Kaya isa-isa, samahan nyo ako, natuparin lahat ng pangarap ko para sa kanila at sa mga taong tumulong talaga sa akin. So, ang dami kong kuda. Sorry ha, nag-flashback lang lahat sa akin na kaya kami nandito. Again, hindi para mag-travel vlog ha, kasi baka may magtanong sa inyo kung ano what mga do's and don'ts dito. Ako po ay isa ding may pagkamangmang, may pagkahindi talaga matalino sa mga ganitong travel vlog. Pero yon, kaya baka magtanong kayo, ayoko magdunog-dunungan. Meron po sa aming nag-dito, which is ang bayaw ko, Kuya Jardine Balandros. Thank you so much sa pagtupad ng isa sa dream destination ko na mapuntahan to. Kasi yon, again, hindi lahat ng nangyayari sa buhay nyo nang mag-failed ay patuloy na failure na yon. Maraming lesson talaga lagi, everyday si Lord. So sa akin, isa akong patunay na hindi ako nawalan ng pag-asa. Yung nag-failed, hindi para sa'yo pala yun. So wag kang lumugmok, wag kang mawala ng pag-asa yun. Laging may pag-asa, lalo't na maniwala ka kay Lord. And mapapanood to ng magulang ko, kay inay, kay itay. So again, isa akong anak, asawa, ina, na ito talaga yung isa sa pangarap ko. At napakasaya kong i-share sa inyo ang pangarap ko na ito. So, sa asawa ko, kay Kim, maraming salamat. Kasi, sobrang mahal mo yung magulang ko, tsaka yung pinilit mo na gabayan ako, pinilit mo na suportahan ako, na matupad ko pa yung mga pangarap ko para sa magulang ko. Ay, sorry, naiyak ako. Ay, grabe, naiyak ako. Kasi akala ko failure na siya, pero pinilit mong samahan ako na hindi man naging maayos yung buhay natin nung una natin pag-asawa, pinatunayan natin na kaya natin. At ito, ang saya! Ang saya ko, kaya ako naiiyak. Ang saya-saya ko. Kaya kung sa may mga anak dyan na feeling nyo, continuous nyong napipil yung magulang nyo, magdasal lang kayo. Gawin nyo yung lahat ng makakaya nyo para napasaya yung magulang nyo. Para bumawi sa kanila, kasi ako talaga sobrang salamat sa inyo, inay, itay. Kasi kahit na dami kong pagkukulang bilang anak noon, hindi nyo ko pinabayaan. Hinayaan yung tuparin ko yung mga pangarap ko at alagaan yung mga anak ko. At hanggang ngayon, ginagabayan nyo ako. Hindi ako nakapagdala ng tissue kasi hindi ko naman alam na nasa ang tissue dito. Hindi niyo ako hinayaan na mas wala akong marating sa buhay. Sobrang salamat sa inyo. Sobrang salamat. At sa Diyos, maraming salamat. Kaya sa lahat ng magulang dyan na patuloy na sumusuporta sa mga anak nila kahit may pamilya na. Sobrang saludo po ako sa inyo at
sa lahat ng anak dyan na feeling nyo wala, hindi nyo na kayang tuparin yung pangarap nyo para sa magulang nyo, laban lang. Kasi kung kinaya kong gawin, kakayanin nyo rin gawin. So, at sa may mga asawa na dyan, always, always support your partner. Talagang, kung nagsusuportahan kayong dalawa, walang imposible. Walang pangarap na hindi pwedeng matupad. Kaya boss, thank you so much. Happy Father's Day. At sa tatay ko, Happy Father's Day. Kay inay, maraming salamat. At sa mga kapatid ko rin na patuloy na sumusuporta. Hindi man financially. Lahat ng suporta na kaya nyo. Thank you so much. And that's it. This is my vlog. Ito pong iyak na to ay iyak ng kasiyahan. Grabe, hindi ko ina-expect na iiyak ako kasi nag-flashback lang lahat. So, kay Lord talagang lahat, maraming salamat po sa lahat. And isa pa talaga na kinakasiya ko at kinakatuwaan ko is pinili ko yung anak ko. And that time talaga, meron talagang nag... you know, pagka meron ka talagang problema, meron talagang nag-advise sa akin na, syempre, pangarap mo yan eh. Talagang may nag-advise na yung magpa-ipaano yung bata, ipa-abort. Pero ako kanoon talaga, sabi ko, yung pangarap ko, nandyan lang yan. Ang Singapore, naandyan lang yan. Kung yung anak ko, ipapalaglag ko or ipapa-abort ko, parang hindi ko kaya talaga. Kasi talagang nung maramdaman kong meron akong dinadalang may buhay sa sinapupunan ko, ang saya ko. Yung parang mahal na mahal ko siya. Nasa sinapupunan ko pa lang siya. Gusto ko nang mangyari yung lahat ng the best. Yun talaga yung mother instinct. Lahat ng the best para sa anak ko. At hindi ko kakayanin na mawala siya. At siya din, ay hindi niya kasalanan yun. Kumbaga, yun ay bigay sa akin ni Lord. And talagang ako, ever since, malaki yung takot ko sa Diyos. You know, God is watching us. God is watching us. Laging ganun ang thinking ko. Kaya ako, talagang, gawa-gawa lang lagi ng mabuti. Do hindi ako perfect, ha? Pero yun, napakasaya ko na hindi lang magulang ko yung nadala ko dito, kundi pati yung anak ko na si Miko. Kaya Miko, if you are watching, mahal na mahal kita. And etong Singapore, tama yung naging decision ko na andito lang siya. Pero ikaw, kung nawala ka dati, dadalhin ko talaga siya ng sobrang bigat. And thank you kay Lord kasi sinamahan niya ako na dalhin ka sa sinapupunan ko. At hanggang ngayon, nandito tayong dalawa anak. Thank you Lord talaga. Sobra. Kaya, sa lahat ng mga anak dyan, mahalin nyo lang yung magulang mo. Nak, mahal na mahal kita. And maraming salamat kasi hindi ako nagsisi. Napakabait mo namang bata talaga. So yun lang naman guys, yung chika ko talaga. And isiningit ko lang kasi isa pa ring lesson para sa inyo yon. If feeling nyo may mga ano dyan, nabubuntis ng maaga, hindi ko sinasabing ang pag-aasawa ng maaga ay maganda. Apakahirap po. Sobrang hirap. Pero, kung nandyan na siya, panindigan nyo, mas mag-isip kayo ng tama. Mas matakot kayo kay Lord kasi in the first place, hindi na na maganda talaga. Hindi talaga magandang panimula. Apakahirap magsimula ng mali. Kasi mali yun. Pero kung nandyan na siya, panindigan nyo, pilitin nyo, magtiwala kayo kay Lord. Magtiwala kayo sa kakayanan nyo. So, teenage pregnancy, hindi na ako teenager noon, pero feeling ko maaga siya kasi ang dami ko pang pangarap sa magulang ko at para sa sarili ko. Parang 22 years old naman na ako noon, pero maaga lang kasi wala pa akong napapatunayan sa sarili ko. Tsaka
hindi ready, hindi tama at hindi magandang mag-umpisa ka ng pag-aasawa nang hindi ka ready. Pero yun yung maiipayo ko sa inyo, kayo magka-partner, magmahalan kayo. Madaming hindi din perfect yung pagsasama namin, pero yung piliin niyo yung isa't isa palagi at magsuportahan talaga kayo. Yun yung the best talaga na move na gagawin nyo sa mga buhay ninyo. So yun lang, guys. Samahan nyo ako at panoorin nyo ang buong vlog ko na to, ha. Thank you so much for watching. Bye!